Bumalik siya sa kanya. Di pwede yan. Talagang makakatikim yung matanda sa akin yan. Eh, wala yung matanda. Tapos yung assistant na nando doon, sir, wala po siya, no? Wala po, malis eh. Sabi niya, kasi ganito eh, nag-order po ako ng $5 worth na pagkain eh. Yung binigay sa akin, yung normal kong binibili, 50 cents worth na pagkain. Binuksan niya, sir, yan po italagay yung $5 worth na pagkain namin. Kaya siguro, sa awa ko sa inyong may-ari, yan ang binibigay sa inyo noong paman. Ilang taon niyo nang kinakain niya? Limang taon? Limang taon na ho kayong nakikinabang ng $5 worth na pagkain. Pero, hindi niyo namalayan na ngayon lang kayo makakatanggap ng tabang bayad. Are you following? Marami sa atin ganyan. Minsan, dami tayong demand sa Diyos na hindi man tayo magpasalamat sa kinakain natin. Hindi man tayo magpasalamat sa nauupuan natin ngayon. Di ba, reklamo tayo, reklamo, ano ba ito? Tagal niyo magsalita. At least, nakakatulog ka pa. Di ba, hindi ka, pasalamat naman kay Lord. Di ba? Sa mga salita, huwag tayong demanding. Huwag tayong entitled. Everything we have is a blessing from God. Pati hangin nating hinihinga. Di ba? Biro niyo, naranasan niyo kung gaano kahirap nang nakaganyan, ano? Pero bait ng Diyos, nakakahinga tayo. Yung mga nagkasakit noon, magpa-respirator, ang laki ng bayad. Pero tayo, libre, araw-araw yung hangin. Sinalaula pa natin yung hangin. Yung iba, dinadagdagan ng amoy. Di maganda. Be thankful. Kaya God wants us to be thankful. Yun ang ating response. Always be thankful. Every day, if we are grateful to God, every day, thank God. Pagkising mo pala, Lord, thank you for this wonderful morning. Di ba? Pagbukas mo pala ng mata mo, wow, thank you God that I can see. Lord, pag thank God I can walk. God, thank you for the whole night rest. Magpasalamat tayo sa Lord. Pagdating mo sa opisina, nagagalit yung boss mo, Lord, thank you, my boss still alive. At least I still have work. Pagpatay na siya, hindi ko alam saan niyo ako lilipat. Pero one thing, Lord, thank you. Di ba? Pagdating mo sa tabi mo, dito na naman ito nakawala. Thank you, God, I can still feel. I'm a human being. Thank you, God. Always thank the Lord for that is His will. In everything, give thanks. Now, bakit? Kasi God's a wisdom. He's a wise God. Tingnan natin. What then? What Israel is seeking is not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened. Diba? Ito mga Israelita, hindi sila masasamang tao, ha? They were seeking God. They were seeking God's salvation at sobrang silang zealous. Hindi sila kasing zealous. Sila grabe. They fast twice a week. Tayo, nagpa-fasting pa ba tayo twice a week? Friday na lang nga yung fasting natin. Umapalya pa. Nakuha ninyo? They give their tithes in everything they receive. Lahat na matanggap nila, ha? Pati tinapay, may tithes pa. Sa atin, hindi naman natin iniisip yun eh. Reklamo tayo na reklamo. May tithes? Bakit may tithes pa? Ito mga audio, walang ganong reklamo. Basta sila, they do things according to what they believe to be God's will. Pero amazingly, gusto nila yun. Kanya lang hindi na na-obtain. Tayo na walang kamuang-muang tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Na hindi natin alam yung hula na bibigyan ng tagapagligtas na si Jesus Christ darating. Hindi natin alam yun. Nakaabot sa atin. Tumanggap pa tayo. Di ba? Grabe. Tayo pang nakatanggap. At sabihin ng Lord, hindi ko mahinagap na pinili ako ng Diyos. Ang layo na ng Israel sa Pilipinas. Umabot sa akin. Ako pa nakasama. Wow! At sa dami ng matatalinong tao dyan, ako pa na hindi masyadong nakapag-aral. Ako pa na hindi masyadong marunong magbasa. Ako pa na siyang hindi masyadong pinapansin ng maraming tao. Ako pa, Lord, ako pa yung tinatawag na noob noon. Ako pa, Lord, wow! Thank you, God, for
of this. That is the wisdom of God. And the rest were hardened. But si Lord, ano nakikita niya? Hindi na matanggap kayo. Ano pinahintulutan yung makita ko? What makes me so special to you, O God? Now, tingnan nyo. Just as it is written, God gave them a spirit of stupor. Eyes to see not and ears to hear not down to this very day. Ano binigay sa kanila? They could not see. It is a form of judgment. Dahil hindi na kinilala, hindi na pinansin yung pangako ng Diyos. Now they keep on rejecting God. They keep on rejecting the promises of God. They keep on doubting God's word. They keep on doubting God's character. Ano binigay sa Lord? They gave them the spirit of stupor. They could not perceive. Hindi sila makakita. They were blinded. Eyes that they could not see. Ears, hindi na marinig. Kahit naririnig ang message, hindi po mapasok sa kanila. Ano nangyayari? Ba't hindi ko maintindihan? Naranasan niyo ba yan? Nagbabasa kayo ng Bible noong una? Naranasan ko yan? Noong una nakatanggap ako ng Bible, yung maliit? Nakabasa ko yan. And Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot, Judah. Ang bigat naman ito. Puro bigat, bigat, bigat. Di ba? Ang bigat. Wala akong maintindihan. Until one day, nalagang nag-umiyak ako sa Diyos, God, kung totoo ka, ano kausapin mo, one day, wala na ako pupuntahan. And alam niyo po, ang galing ng sagot ng Diyos. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away. Behold, the new has come. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Gusto ko po makipag-isa sa inyo. Subok lang. Tanggalin nyo lang yung pagmumura sa labi ko. Kasi mapagmura po ako eh. Marikain nyo ako eh. Bawat salita namin, nakikwento lang kami sa pagitan, lagi may mura. Di ba? Nakakita ko lang ng kotse. Ang kotse. Nanay mo talaga. Damay ang nanay mo. Kotse lang yan, ha? Pagmura na mura. Sabi ko, pero nagulat ako. Bigla ako nauhaw sa salita ng Diyos. Basa ko ng basa. Binabasa ko yung Roma. Binabasa ko. Tapos bigla hinamon ako, nasuntukan ng kalasi ko. Ano? Alaba ka? Noong panahon na yun, pagsuntukan, sapakin mo na agad. So may takbo, at least kaysa ka na. Di ba? Pero noong panahon na yun, di ko maintindihan. Ang paghihiganti ay hindi sa akin. Yan ay sa Diyos. Padre Damaso, anong nangyari sa'yo? Di ba? Taga nagulat eh, anong nangyari? Padre Damaso, ay, salbayan na. Anong nangyari? Salbayan, lukulukuyan. Bakit ganyan yan? Naintindihan niyo po? Diyos na yun nagbukas ng mata mo. Maintindihan. But once God judges you, wow, hindi mo talaga maintindihan. You will be given blindness to the truth. Now, tingnan niyo po, sabi niya, and David said, made their table become a snare and a trap. Imagine even in the midst of prosperity, kasi pag sinabi ng table, prosperity yan eh. I mean, in the midst of prosperity, naging stumbling block pa sa'yo. Sa halip na magpakumbaba at magpasalamat ka sa Diyos that you are blessed financially, lalo kapag lumayo sa Diyos. Kasi, yung prosperity can be a blessing na napapalapit ka sa Diyos. Eto, napalayo ka pa. Nakuha ninyo? Kaya hindi ko umuyo mayaman, sila yung kinakaugnay ng Diyos. Baka nga, lalo sila lumayo sa Diyos eh. Kaya relax lang, hindi, kaya tingnan nyo. Kaya, wow, kung naiintindihan natin to, ito sabi ng Panginoon, tuloy tayo. May their eyes be darkened to see not, and bend their backs continually, lahaw, tuloy-tuloy. Ganda ba, saying, habang nagpo-prosper, lalo siyang trabaho, ng trabaho, trabaho, ng trabaho, hanggang sa hindi sila makapahinga. And they think they're financially blessed. Hello? Andiyan pa kayo? Kaya sabi ng Lord, ang talino ng Diyos. Pero itong judgment na to is very purposeful. Bakit? They were hardened. Remember kanina sabi niya, they were hardened? Nalala niyo kay Pharaoh? Yung hardening ng Diyos ng Pharaoh, sabi niya, katulad ito, sabi niya, dapat patay na kayo eh. Sa verse 15, I put forth my hand and struck you and people with pestilence. You would then have been cut off from the... patay na kayo eh. Pero sabi niya, pero pinadala ko lahat ng mga plagues na yun para makilala niyo ako that there is no one like me in all the earth. Pero hindi niyo ako pinapansin eh. Pinakita ko na sa inyo may Diyos eh, pero ayaw niyo mamansin eh. Pinakita ko sa inyo may COVID, pero ayaw niyo pansinin eh. Sige lang. Ayaw pansinin eh. Ngayon, sabi niya, dapat niya patay na kayo eh. Pero hindi ko pa kayo pinatay. At sabi niya, but indeed, for this reason, I have allowed you to remain. Dito na lang. Sa talino ng Diyos, dahil matalino siya, sabi niya, okay, para tingin lang kita. Alam-alam lang sa iba. Sabi niya, in order to show my power, in order to proclaim my name through all the earth, still you exalt yourself against my people by not letting them go. Ano sabi niya? Para malaman na lang ng iba. And alam niyo bang nakarating, kaya nakarating sa ating yung gospel? Because one of them na naniwala, si Rahab, na naging kaninuna, lola ng lola ng lola ng lola ng lola
Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo? Dumating ang pangako dahil naniwala, dahil sa paghuhusga ng Diyos kay Pero. So minsan, itong paghuhusga na to, binigay ng Diyos, ginamit niya pa rin na hindi pa rin kapahamak lamang niya, kundi para sa kabubuti natin. Kaya nga sabi ng Panginoon ito, basahin natin, sabi niya, I say them, they did not stumble so as to fall, did they? Far from it. Sabi niya, but by their wrongdoing, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, salvation has come to the Gentiles. Tayo yan. Lahat ng hindi Hudyo, Gentiles. Tayo yan. To make them jealous. Tignan nyo ha, para tayo maligtas, nang sa ngayon, tayo naman, kaiingitan nila. Dahil, wow, bakit ang ganda ng relasyon nila sa Diyos? Paiingitan nila tayo. Sila rin, magkakaroon ng pagkakataon na mabukas ulit ang alamamata. Anak niyo po? Ganun ang wisdom ng Diyos. So what I'm trying to say is this, sa lahat ng pangyayari, trust God. Kasi hindi mo mamaintindihan lahat ng bagay, pero alam mo, siya yung simula at siya rin yung huli. Kaya kahit hindi mo maintindihan lahat ng pangyayari, marirelax ka lang. You just need to trust the Lord. Kaya itong mga Israelita na to, tingnan nyo, nangyari nung nagpipresa sila Paul. Sabi niya, Paul and Barnabas spoke out boldly and said, it was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you repudiate it and judge yourself, sila nagsarili ha, sila nag-judge sa kanila, unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. Kaya yun ang ginawa. Kahit sa Paul, nagpipreach na sa mga Hudyo muna, ayaw nila, they judge themselves. Kasi nireject nila si God. Nireject nila yung offer ni Jesus. Kaya punta na sila sa Gentiles. Exactly what God is saying. Nagkakamili ha? Ito maganda. Now, kaya sabi niya, if their wrongdoing proves to be riches for the world, yeah, yun ang wisdom ng Diyos, and their failures riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? Kung tayo naka-experience ng riches ng grace ni God, di lalo na kung sila rin. Dahil yun ang eksaktong pangako ng Diyos para sa kanila. Nakuha po? Andiyan pa kayo? Okay, so, tingnan niyo po ito. But I'm speaking to you who are Gentiles, therefore in so far as I'm a man, apostles of Gentiles, I magnify my ministry. Kasi yun ang aking ministry, pero hindi ko naman sinasabi ito sa'yo para magpagbalaki ko lang ha, na kaya kayo nakatanggap sa Panginoon. Hindi. Sabi niya, if somehow I may move my own people to jealousy and some save some of them, yun pa rin ang heart to Paul. Maligtas sila. Kaya sabi niya, for if their rejection proves to be the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ang sarap, no? Kaya listen to this. Pag hindi mo naintindihan mga pangyayari sa buhay, relax. Keep on trusting on God's wisdom. May papagawa ko sa inyo, sadali lang. Pakikita ko na sa inyo ito. Marunong naman kayo magbasa, di ba? Basahin ito. According to research, at an English university, it doesn't matter in what order the letters in a word, are. The only important thing is that the first and the last letter is at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because we do not read every letter by itself but the word as a whole. Pero ano napansin niyo? Alam niyo yung dulo, magkadulo, nababasa niyo, tama ba? Yun ang idea. Hindi mo maintindihan mo na sa gitna. Pero alam mo kung sino ang Alpha at Omega, wala kang takot. You can trust God. Amen? You can trust the Lord. Kaya nga ito mga kapatid, God's wisdom, anong response? Let's trust God. If we are grateful, we will trust Him. And in order for us to trust Him, faith comes from hearing the word of Christ. We need to keep on meditating on His word. Nagkakatindihan? We need to keep on learning from each other as one body. Yan ay bahagi rin. Pakisabi mo sa tabi mo, trust God. Now, God's kindness. Ano ba yung kindness? Para maintindihan na natin. Pero ito yun. God's kindness severity. Kindness is not an apathetic response to sin, but a deliberate act to bring the sinner back to God. Yun ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, kindness reflects benevolence in action. Kindness which disposes one to do good, a goodness in an action and expressed in deed. Para sa punto ng Diyos, hindi lang kita nag-aangad ng kabutihan sa iyo, gagawin ko paano kita mahago sa kalalagayan mo. At mailigay kita sa isang maayos na kalalagayan. Are you following? Now, ano yung severity? Paul is therefore speaking of an extremely serious pagtalo ngayon. Nasira yung templo,
So they were scattered. Galit na galit sila sa mga Christian Jew. Be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles, may bilang lang, until the fullness of the Gentiles has come in. So all Israel will be saved. Hallelujah! Maliligtas sila. Paano mangyayari doon? Paano mangyayari? Hindi na maintindihan. May papakita ko sa inyo. Sabi na, one day, pinoprophesy ito ng Lord. Hindi maintindihan ng mga Hudyo to. Sabi niya, on that day, I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Kasi babalik eh. They will be saved. God will do something. At talagang they will come again to Jesus. And I will pour out on the house of David, on the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace. Para sa kanilang to ha. Para sa Israelites. And the end of pleading so that they will look at me. Whom they pierced. Huh? Sa pananaw nila ngayon, hindi na maiisip yun na si Jesus Christ bilang kalang Messiah ay mapapako sa krus. Hindi na alam. Ang alam nila, they will be pierced. Pero biglang, hangin, they will look at those who pierced him. And all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen. Jesus is the final. Di ba? Consummation of that plan. Babalik sa ulit. Hindi ba natin fully maintindihan pa ngayon? Wala tayong enough time. But I'm telling you, once He come back, ang tanong, have you really acknowledged Him as your Lord? Di ba? Kapag sinabi mo, ay, hindi ako nandiyan, okay lang. Baka hindi mo patumanahon. At huwag sanang dumating. Natigasan mo yung puso mo dahil ayaw mo pa rin magbago dahil ayaw mo maniwala dyan kasi ayaw, laban yan sa aking gustong lifestyle. Maniwala ka, time will come, it will be hardened at huwag sanang dumating. Natutulungan ka pa ng Diyos. Natigasan, alang-alang sa iba. Nagkakadindihan tayo. Huwag sanang dumating. Allow me to end with this. Kaya sa gantong bagay, dapat mapag-isip tayo. Tandaan natin, we need to be thoughtful in our lifestyle. Kung ang Diyos ay talagang banal, abay, medyo mag-ingat tayo. Maging talagang seryosohin natin siya ng totoo. Hindi yung parang, ay, Christian ako, kahit ang gawin ko, pwede na ako, maliligtas na ako. Hindi yung totoo yun.